Eto, paalis na po kami, galing po doon sa Apari Welcome Arch. So nag-video lang po kami and nag-picture-picture para po sa ating Philippine Loop Checkpoint. Kailangan po kasi yan, pinupost po yan doon sa Philippine Looper Group, ano, sa Facebook. Tapos, konting kwentuhan, konting palamig ng konti kasi sobrang init po talaga dito. Well, mas okay na to kaysa sa umuulan, ano. Tapos, kunting check ng mapa kung gaano pa po ba kami kalayo sa ating susunod na destination. So, ang naka-map po ngayon sa ating Google Map ay Dipakulaw, Aurora. At ang oras po na ating babiyahin ay hindi naman ganun kalayo. Medyo malapit-lapit lang, ano. 351 kilometers. A total of 7 hours and 53. Ay, hindi. 7 hours and 23 minutes, no, from here. Sobrang init po, ano, maya-maya kami naghahanap ng buko. Kasi talagang pantanggal uhaw ang buko. Lalo-lalo na siguro sa Tugigaraw, ano, sobrang init. Shout out po sa lahat ng mga taga-Apari. Wala man tayong mga nakasabay na riders doon sa area. Pero kita-kita na lang po tayo dito sa vlog. Alright, update na lang ulit mamaya pagka malapit na po tayo doon sa ating susunod na checkpoint. Let's go! Pa kami naghahanap ng buko, mga kabisdak, kasi sobrang init po talaga. Oo, oh, na yung tuyo na. Eh nakita namin, ayun, ayun, ayun. Tenon lugar na to. Alcalate. Bisaya diri. Ah, asa mo ka sa Bisaya? Butuan. Ah, taga Butuan ka? Ako taga kuan ko, taga Surigao. Wala, Dulra. Oh, Dulra. Oh. Bisaya pa din si Ate, oh. Oh. Ha? Del Sur. Del Sur. Oo. Tandag, oh. Tandag, oh. Hindi ako nag-isway lang sa mga agoy ng buha katulog. Ah, maudi ay. Uyo, Ankel, sa Coach na nag-drag. Ay, sa Pico. Hmm, Pico po, oo. A few moments later. Alright, katatapos lang namin magbuko, mga kabisdak. At eto na naman po kami sa karusada. Bumabakbak na naman. Konti na lang, ano? 6 hours and 30 minutes. Gili ako ba? Konting-konti na lang. Pamunta na po tayo ng Dipakulaw. Saktong-sakto yung nahintuan namin, ano, kay Bisaya di ay, no, mga Bisaya dyan, nagkanat, bisag-asa sa kilid-kilid sa nasod. Sakto, nagkay mama at miniati, taga Butuan dahil siya, no? Butuan or Gusan? O nakapalit pa ko ginamo sa iya, ha? Ah, daga mga Bisaya di, ha? Lami, kaayong gamos, ano, butangan lagog suka or kalamansi, butangan og sile. Tapos, tudaan sa kanon nga bahaw. Patay na, taob na po ng kaldero. Sarap! So, ito na mga kabisdak, tirik na tirik pa rin ang araw. At dahil nga nawaw kami, talagang nagkikrave kami ng buko. Maya-maya na naman ito, tatakbukan na naman. Full gear kasi kami, tapos talagang tutok na tutok ang araw, kaya talagang mabilis matuyo yung lalamunan mo. Eh, dire-diretso na muna kami ulit dahil mahaba-haba pa po itong ating babakbakin. 6 hours and 30 minutes. Let's go! A few moments later. Andito na kami sa Bonton, Tugigaraw. Sa shop ni ate, sa tindahan ni ate, kumakain kami ng karioka. O, pagbubuko. Oh, hi ka muna.
Oh, daan lang kayo dito. Tabi lang to ng kalsada, malapit sa may Bunton Bridge. Oh, malapit sa Bunton Bridge. Karyoka muna kami. And magbubuko ulit kami yan. Buko. Kasi sobrang init po talaga. Mainit talaga dito, no? Bigaraw. Init po talaga dito. Kain tayo mga kabista. Mm. Umikot kami from Cabales, Pangasinan, tapos sa Ipugao, sa Kalinga. Kakaiba yung karyoka nyo? Kakaiba? Bang magarap? Yung malagkit. Kaso may gata ba to? Wala. Ano yung parang milky? Ano? Ayun, tamis sa saktong-sakto nga oh. Solid. Kain buko rides, ganun-ganun lang ginagawa namin. Wow, ang ganda. Ang sarap ng hangin. Nabusog ako sa buko mga kabisdak at saka dun sa karyoka. Kakaiba yung karyoka nila dito, no? Kasi ano, kaya pala siya milky kasi may buko. O, bukod sa malagkit, saka pure daw yung malagkit na ginamit, ano, solid. Ayan, hindi tayo pwedeng mag-overtake. Naka double yellow lane, eyeline pala. Mahaba-haba din pala tong bridge na to, ano? Meron akong mga meron akong tanong mga kabisdak. Bakit kaya halos lahat ng tulay kulay pula? No? Bakit kaya ganito yung pintura? Meron kaya ibig sabihin 'yon? Kasi dati ang San Juanico Bridge pula din 'yun eh, ano? Kaya nung unang daan ko doon, hindi ko na malayan. Na yun na pala yun ang San Juanico Bridge kasi in-expect ko pula siya. Ngayon binago na yung kulay. Pero mostly ay kulay pula. Bakit kaya? Yung mga nakakaalam, ilagay nyo nga dito sa comment section. Para at least malinawan ako. Alright. So tuloy-tuloy na ulit tayo mga kabisdak. Ang oras natin ngayon is 4:40 PM. And according to the map, meron pa tayong 5 hours na tatakbuhin hanggang doon sa Dipakulaw. So 4:40 plus 5 hours, so 9. Alas 9 na tayo ng gabi darating doon. Alright, let's see. Oh, 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 oh
magandang gabi po sa ating lahat. Ang oras po natin ay 7:37 na ng gabi. Nakita nyo naman po, no, kanina pa kami bumabakbak ng medyo madilim na. Actually, madilim na talaga. At eto, meron pa tayong nalalabing 2 hours bago tayo makarating sa Aurora, no, sa Dipakulaw. O dire-diretso na tayong ganito. So 2 hours plus 7:30, so 9:30. Oh, that's our estimated time of arrival. Wala pa tayong hotel, so hopefully pagdating natin doon makahanap tayo kagad para makahilata na ano. Yung ganitong ilaw ng mga truck sa gilid, oh. Nakakasilaw. Makakabis na kapag nag-overtake po ako sa kanan, I make sure na clear, ano. Pag halimbawa hindi talaga kaya, pagpilitin kasi delikado po, ano. Andito na tayo sa gitna ng kabundukan, mga kabisdak. Pumunta pa rin tayo ng Aurora, ano. Pero saglit na lang ang natitirang oras. Oops. Ang natitirang oras ay 1 hour. Ang sharp ng mga curve. As ang dilim. Walang pa ilaw-ilaw. Patayin ko ilaw ko. Pakita ko sa inyo, ha? Tandaan mo na tayo. Ayan, ang dilim. Ginagawa mo. Ang dilim mo, kabisdak. Matapos ang 2 oras na pakikipagbuno sa kabundukan at dilim patungong Dipakulaw, Aurora. Alright, so mga kabisdak, nandito na po tayo sa Baler Signage. Sa mga hindi pa po nakakapunta dito, ang ilagay nyo lang po sa mapa, Baler Signage. Dito na po kayo mismo dadalhin. Bawal po kasi mag-park doon, pero nakapag-picture po kami ng mabilisan lang. Para lang for the checkpoint, ano, na ipopost po natin sa Philippine Loop page, no? So sa harap lang po niya, nandito kami, dito kami nag-park. Nandito po yung motor. Hey mga kabisdak, nandito na po tayo on the way to Manila at ang dinaanan po natin ay Pantabangan. So kung kanina po sinabi ko ay Bungabon, dito na po tayo nagpantabangan kasi kanina approaching na po kami doon sa Bungabon. Kaso ang nangyari, bigla pong lumakas ang ulan. At nakikita nyo naman po dito sa ruta namin ngayon, ang langit, I don't know kung kita sa video, ay nangingitim. So dito, nagbabadya pa lang yung ulan, pero doon sa way namin kanina sa Bungabong ay umuulan na at malakas po talaga yung ulan. Siyempre, may mga kinukonsider po ako, unang-una, malayo na po ang biyahe namin.
We've been riding for 5 days sa kalsada. May mga ilang pahinga, pero syempre yung lahat ng pagod